Matapos ang apat na araw ay napula na kaninang umaga ang sunog sa New Divisoria Mall sa lungsod ng Maynila. Pero nagkainitan na naman ang mga tenant at mga bumpero. Nakatutok doon live si Micaela, Papa. Micaela, ano nangyari? Mike, nadeklara na ngang fire out kaninang umaga ang sunog dito sa New Divisoria Mall sa Binondo, Maynila. Pero Mike, kung unti-unti nang lumalamig ang gusali, ay umiinit naman ang ulo ng mga tenant na nagpupumilit makapasok para tingnan yung kanilang mga natupok na paninda. Fire out na pero nagkainitan pa rin ang mga tenant at ilang gwardiya at mga bumbero sa New Divisoria Mall kanina. Nagrereklamo kasi ang ilan sa dami ng hinihinging impormasyon sa Affidavit of Fire Laws. Ano tintahan namin alam, pero si BIA hindi alam. BIR, naman lang sa BIR. Oo, hindi alam. Siyempre, tado ng tintahan, di ba? Bakit alam? Kawawa sabi mo sa BIA pa. Ang iba nagrereklamo dahil ayaw tanggapin ng bumbero ang mga ipinisintang barangay clearance na ayon daw sa building administrator ay magiging susi para makapasok sila sa nasunog na gusali at matingnan ang mga paninda. Ang katungkulan ng bumbero ay patay na sunog, hindi ang magpapasok. Ang magpapasok ay ang may-ari ng ano at saka ang security. Pasok at papasok yan, hindi naman pwedeng hindi eh. May ilan kaming namataan na pinagsusot ng helmet at mukhang papapasukin na. Pero ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, mga tenant ito na may mga stall sa bungad. Bawal kasi pumasok sa loob ng nasunog na gusali dahil delikado. Mga nakarang araw, pwedeng magbigay ng clearance ang district dahil ang magbigay ng clearance ang district na pwede kung sakaling malapit lang sila sa bungad. Para malaman lang nila kung ano kung okay pa yung atin dyan nila. So ngayon, hinawakan na ng National Headquarters to, sila lang ang balang magbigay ng go signal. Medyo mahirap na, negative na, mahina na po ang structure. Delikado na para i-occupy pa ng mga tao. Hindi pa tapos ang kontrata ng maraming tenant, kaya panawagan nila sa administrator ng gusali at lokal na pamahalaan, huwag silang iwan sa bangketa. Sana yung malang deposito namin na ibinigay, may balik. Titiho lang dapat umano. Ang dapat umano sa aming lahat. Ang makialam. Dahil sa kanila kami nagbabayad ng lisensya. Sa kabila ng nangyaring sunog, patuloy namang dinarayo ang Divisoria ng mga namimili ng school supplies. Sa ngayon, mabibili sa halagang 9 pesos ang composition at spiral notebook. Mas mahal naman ang notebook na may tahi na 10 pesos. 8 pesos kada piraso ng pencil at ballpen. 100 pesos ang backpack. Habang 150 pesos hanggang 250 pesos ang black shoes na pambata. Sa uniforme, kapwa 75 pesos ang polo ng lalaki, blouse ng babae at shorts. Ang pleated na palda, 100 pesos hanggang 150 pesos. At ang pantalon, 120 hanggang 150 pesos, depende sa laki. Bibili pa lang mga notebook, unti-unti, bawat sahod bibili ko. Kasi pagkapasokan na ako, mahal na. Tapos matao pa. Matumal din po minsan. So kailan niyo inaasahan na dadami yung mga mami? Ito pong Friday at saka hanggang Linggo. Mike, tinatayang 250 million pesos ang halaga ng napinsala ng sulog. Ng sunog. Kasalukuyan niyang inaalam pa rin yung sanhi ng apoy na nagsimula doon sa pinaka-basement o doon sa toy section ng New Divisoria Mall. Mike? Maraming salamat, Micaela, Papa.